to encourage one another. Dito sa simbahan, masarap mag-encourage. Kasi walang pupunta rito na walang problema, kaya ka nagsisimba dahil luhaan ka. Now, every time na makarinig ka ng Word of God na tulad nito, kapatid, na-uplift ang iyong sarili. Buti na lang dumalo ako. Kasi depressed na depressed ako eh. Mabuti pala ang Diyos. Say amen. Our privilege, encourage one another. Huwag yung don't judge. Pag sinabing don't judge, ang ibig sabihin dyan, don't just learn, but experience. Pumunta ka rito para ba matuto? Hindi, para maranasan mo yung narinig mo. Don't just read, but absorb. I-absorb mo yung narinig mo. Don't just change, but ano? Transform. Iba yung change, iba yung transform. Nagbago ka, nawala yung bisyo mo. Pero yung ugali mo, ganun pa rin. So paano ka makaka-encourage? Don't just relate, but advocate. Pag sinabing advocate, mamagitan ka. Ay, nakarelate ako. Eh, paano kung nakarelate ka? Hanggang doon ka lang? Then, don't just promise, prove. Now, ito, kapatid, sa loob ng simbahan, don't just criticize, but critics. Kailan i-encourage mo? Don't just think, but ponder. Say amen. Don't just take, but give. Don't just see, but feel. Don't just dream, but don't just hear, but listen. Iba yung hear, iba yung listen. Kasi yung narinig mo lang, iba yung listen kasi may pagsunod. Amen. Just don't just talk, but act. Don't just tell, but show. Don't just exist, but live. So kapatid, pagka ang encouragement ay privilege, dapat don't just. Dapat mayroon kang gagawin. Don't just attend the church, but love the church.